Pagkatapos ng almusal ay namasyal si Vanessa sa paligid ng hasyenda. Noon lamang niya natanto kung gaano kaganda ang lugar. Napakaganda ng landscape sa bawat bahagi niyon. Mayroong naglalakihang water fountain sa front ng garden. Malayo ang distansya ng mansyon mula sa mataas na gate. Nang magtungo naman siya sa likuran, ay nakita niya ang dalawang swimming pool na korteng puso ang isa. May basketball at tennis court sa kanang bahagi. Hindi niya maabot ng tanaw ang pinakadulo ng hasyenda. Ang tiyak niya ay napakalawak niyon. Marami pa siyang napuntahan pagkatapos. Bumalik lang ang dalaga sa loob ng mansyon upang mag-lunch. Pagkatapos ay namasyal ulit siya, pagkaraang mamahinga. Narating din niya ang rancho, kung sana ay marunong siyang sumakay ng kabayo, ang kaso ay hindi. Pagbalik niyang muli sa mansyon ay wala pa rin si Miguel. Alas 6 na iyon ng gabi. Nakita pa niya si Nanay Melda na nakaluhod sa harapan ng isang malaking grotto sa pasyo at timtim na nagdarasal. Maya-maya ay napansin siya nito. Halika, iha! Anyaya nito sa kanya. Sabayan mo akong magdasal. Dahan-dahan siyang lumapit at naaasiwang tumabi rito. Tuwing alas 6 ay nagdarasal kami rito. Pagbibigay alam ni Nanay Melda. Sinanay kami ni Doña Elaine. Siguro naman ay alam mo ang Angelus. Ipikit mo ang mga mata mo at magdasal ka, iha. Sinunod niya ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagwika ng panalangin hindi naman siya nakasanayang gawin. Hindi niya maipiliwanag ang damdaming na buhay sa kanyang puso. Sa isang iglap ay tila nawala ang sama ng loob niya sa buhay. Noon lang din niya na-realize na matagal siyang nakalimot sa itaas at noon lamang muling nakaalalang magdasal. Walang nakausap si Vanessa ng gabing iyon. Hindi pa umuwi si Franco mula nang umalis ito kaninang umaga. Gayon din si Miguel. Minabuti niyang magkulong na lang sa kwarto at magbasa na lamang ng mga magazine doon. Ngunit hindi nagtagal ay nainip siya sa pagbabasa ng magazine. Inip na siya nang dumating si Miguel bago mag-alas 8. Ba't ka inabot ng ganitong oras? Agad niyang sermon nang bumunga dito sa pintuan. At bakit hindi ka nagpaalam sa akin kanina? Isinama mo na sana ako pabalik sa Maynila. Alam mo bang inip na ako dito? Reklamo pa ng dalaga. Marami akong inasikaso. Formal nitong saad habang umuupo sa couch at nakaalis ng sapatos. First, I went to your parents' house and explained everything. Ipinakuha na rin nila ang kotse mo. Then, I went to the police station. Isinole ko ang binigay ng kaibigan mo sa'yo ng gabing yun. Minamanmanan ng pulisya ang mga kaibigan mo. Huhulihin ang sino mang gumagamit ng masamang bisyo. Pasalamat ka't nandito ka. Hindi ka makukulong. Kahit nandun ako, hindi ako huhulihin ng mga pulis. Dahil hindi naman ako gumagamit nun. Pag ang kasama mo ay may ganong bisyo, madadamay ka rin. Saad pa ni Miguel? Pagkatapos kong ayusin ang lahat ng yon, ini-endorse ko muna sa mga kasama ko ang trabaho ko sa firm, including my construction project. Nag-file ako ng leave of absence. I'm not asking about that. Paingos na sagot ng dalaga. Pagkuway hindi niya napigilan ang sariling muli itong sulyapan. Sumandal ito sa backrest ng couch. At pagkuway minasahin ng kamay ang sariling noo. Mukhang pagod na pagod ito at tensyonado. Kumain ka na ba? Hindi nakatiis na tanong ni Vanessa na otomatikong bumaba ang tono ng boses. Kung hindi pa, bababa ako at maghahanda ng... Naputo lang sinasabi niya nang makita itong nakatingin sa kanya. Nawari hindi makapaniwala sa hindi inaasahang thoughtfulness niya. Forget about what I said. Pagkuway bawi niya at binuksan ang bag na dala nito. Mga gamit niya ang laman niyon. Magtatagal ba tayo dito at marami kang dinalang gamit ko? I don't know. Mahina nitong sagot. Depende sa magiging behavior mo. Why are you doing this to me? Hindi na naman nakatiis na tanong ng dalaga. Hindi nito pinansin ang tanong niyang iyon. Bagkus, kinuha nito ang sariling bag. Ibinili na ni Franco ang magiging kwarto ko kay Nanay Melda. Anito. Doon na ako magpapahinga. Hindi na ako magdi-dinner. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng pintuan. Naupo siya sa gilid ng kama habang nakatitig sa pinto. Napakalamig ng treatment sa kanya ni Miguel. Malamig pa sa yelo. Pilitin man niya ang sariling huwag maapektuhan, ay hindi niya magawa. Hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal niya para sa binata. Kinabukasan ay maagang nagising si Vanessa. Imbes na pag-inom ng kape, ay ang magyosi ang una niyang inatupag. Habang nakaupo sa isang lounging chair sa poolside,
Nakasuot siya ng maigsing white shorts at red sleeveless top. Hindi pa siya nangangalahati sa ginagawa niya nang bigla na lamang may kumuha niyon mula sa kanya. Miguel! Nanlalaki ang mga matang sambit niya. Smoking is strictly prohibited in this hacienda. Mariing saad nito na agad na inapakapaka ng sigarilyo hanggang sa mawala ang apoy niyon. Who said so? Napatayong sabi ng dalaga at namaywang. Ako! Diretsyang sagot nito. You? Anong karapatan mo? Hindi mo pag-aari ang lugar na to. Listen, Vanessa. Ang mga bagay na hindi ko nagawa noon sa'yo ay magagawa ko na ngayon. Makahulog ang saad nito. Kung hindi ka nagawang disiplinahin ang mga magulang mo, ako ang magdidisiplina sa'yo. Hindi ka makakalabas ng hasyenda na to hanggat hindi ka nagbabago. Seryoso pa na wika ng binata. Tinatakot mo ba ako? Namimilog ang mga matang saad ni Vanessa. I'm just reminding you, Vanessa. Mariing sagot nito. Binigyan ako ng karapatan ng mga magulang mo na gawin ang gusto kong gawin sa'yo ngayon. Hindi ako nagpresenta. Pinilit nila ako. You're going to obey me or else? Or else what? Or else hindi mo na makikita ang Maynila. Napaawang ang mga labi ng dalaga sa narinig. Mukhang nagsasabi ito ng totoo. Matataas ang bakod na nakapaligid sa hasyenda. Wala siyang kawala, maliban na lamang kung daraan siya sa harapang gate. Subalit mukhang hindi siya nito hihiwalayan kung saan siya magpunta, kaya mahihirapan siyang umalis sa asyendang yun. Kalahati ng puso niya ay tila naligayahan sa nalaman. Kung babantayan siya nito, natural lang na palagi silang magkakasama. Iyon nga lang ay pagbabawalan na siya nito sa mga bagay na nakasanayan niya. Hindi bali na, sabi ng isip ni Vanessa. Basta't kasama kita. Lihim siyang napangiti sa naisip na yon. Bago umalis si Miguel, ay tinawag nito si Nanay Melda at binili na huwag susunod kapag inutusan niyang bumili ng sigarilyo. Nagsisyesta si Vanessa nang gulantangin siya ng ingay ng katok sa pinto. Formal na Miguel ang napagbuksan niya. Oh, huwag mong sabihing pati ang pamamahinga ko sa tanghali ay pakikialaman mo pa. Nakataas kilay niyang wika. Magbihis ka. Formal pa rin itong saad. Aalis tayo. And where are we going? Just do what I say. Pagkasabi niyo ay iniwan na siya ng binata. Suplado? Pabulong niyang saad bago nagsimulang magbihis. Walang kibuan sina Miguel at Vanessa habang sakay sa sasakyan ng binata. Nagpaalam ito kay Franco na mamamasyal lang sa bayan. Itinigil nito ang sasakyan malapit sa plaza kung saan ay may nakahanay na tiyangge. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Bumaba ka na. Anito nang manatili siyang nakaupo sa front seat at hindi maipinta ang muka. What are we going to do here? Mataray niyang tanong. Mamimili tayo ng mga damit mo. And why? Nakataas ang isang kilay na tanong ng dalaga. Kulang pa ba ang mga damit na kinuha mo sa bahay? Look, hindi ko gusto ang mga damit mo, okay? Naiilang ako sa klase ng pananamit mo. Antipatiko? Gigil niyang saad bago iginala ang mga mata sa paligid. Huwag mong sabihin dyan tayo mamimili. Itinuro ni Vanessa ang tiyangge. Wala bang malls dito? Tila nainis na binuhat siya nito. Ano ba? Reklamo niya. Ibaba mo nga ako, Miguel. Ibinaba siya nito sa mismong loob ng tiyangge. Mamili ka ng damit. Pagkuway utos nito. Wala akong gusto dito. Tutol pa rin niya. May nakita itong pantalon. This will fit you better, sabi nito. Manang, magkano to? Sinabi ng tindera ang presyo. Wala na bang tawad? Nakangiting tanong ni Miguel. Hindi niya napigilang tignan ito. Marunong mambola. Sige, sagot ng tindera na nagpa-cute pa. Tutal, gwapo ka naman eh. Inikot nila ang buong tiyangge. Marami na silang napamili nang magbalik sa sasakyan. Nang makasakay ay pinaandar na iyon ni Miguel pabalik sa mansyon. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa hanggang sa makauwi. Nakabibingi ang katahimikan ng gabing iyon sa Hacienda Sebastian. Nasa malawak na veranda sa ground floor ng mansyon si Miguel habang umiinom ng alak. Umalis si Franco upang umattend sa pagtitipon ng isang kakilala nito. Pilit pa sila nitong isinasama ni Vanessa. Ngunit siya na ang kusang tumanggi dahilan para magkulo ang dalaga sa loob ng silid nito. Maya-maya ay ginulantang na lamang siya ng malakas na tugtog. Sa lakas na yun ay makakabulahaw kung may kalapit lang na bahay ang mansyon. Dali-dali siyang pumanhik sa hagdan
at hinanap ang pinagmumula ng ingay. Humantong si Miguel sa entertainment room at naratna ang sumasayaw ng husto si Vanessa sa dance music na pinapatugtog nito. Yamot niyang ini-off ang CD player. Ano ba talaga ang problema mo? Inis na tanong ni Vanessa sa kanya. Why don't you mind your own business, ha? Ikaw ang may problema. Namumula ang mukha sa galit na sabi ni Miguel. This is not your house, kaya huwag mong dalhin dito ang kalokohan mo. At lalong hindi ito disco para magwala ka. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang magmukmok sa lugar na to. Singhal naman ni Vanessa na lumitaw na ang mga litid sa kanyang leeg. Gusto mong magwala ako sa inip? Look, Miguel, nananahimik ako sa Maynila. May kanya-kanya na tayong buhay. Hindi na kita ginugulo gaya ng gusto mo. Ngayon ay ikaw naman ang nakikialam sa buhay ko, na alam kong napilitan ka lang. I know you still hate to be with me. That's why I suggest you stop this now. Fine! Malakas nitong sagot. Bukas na bukas din ay ihahatid na kita sa Maynila at bahala ka na sa buhay mo. Pagkasabi niyo ay mabilis na itong lumabas ng kwarto. May ilang sandali namang natigilan si Vanessa sa kinatatayuan. Maya-maya nanlalambot ang mga tuhod na napaupo siya sa couch. Namalayan na lamang niya na pumapatak na ang luha sa kanyang mga mata. Gusto niya ang kalayaan mula sa pagbabawal nito. Subalit bakit para siyang pinagbagsaka ng langit nang sabihin nitong iahatid na siya nito sa Maynila at bahala na siya sa buhay niya. Dahil ang totoo ay ayaw niyang muling mapalayo sa binata. Mahal na mahal pa rin niya si Miguel hanggang sa mga sandaling iyon. Kung pwede lang na huwag nang matapos ang kanilang pagsasama. Subalit kung susundin niya ang mga gustong mangyari nito, mapapabilis din ang kanilang paghihiwalay. Oras na natiyak nitong nagbago na siya, ay iahatid na siya nito sa Maynila at magkakahiwalay na ulit sila. Ano man ang mangyari, ay ihahantong din sa paghihiwalay ang lahat. Marahil ay kailangan na niyang sundin kung ano ang sinasabi ng kanyang puso at isipan, kung ano ang tama. At pagkatapos niyon ay bahala na. Ang mahalaga ay muli siyang nagkaroon ng pagkakataong makasama, kahit saglit lang, ang lalaking tanging nagmamay-ari sa puso niya. Mabibigat ang mga hakbang na iniwan ni Vanessa ang entertainment room at tinungo ang kanyang siled. Noon lamang niya naisipang tignan ang mga damit na binili ni Miguel para sa kanya. Mga damit na sinabi nitong mas babagay sa kanya. Sana ay sinasabi mo yon dahil mahal mo ko. Wika niya kahit alam niyang imposible iyong mangyari. Nang muli niyang tignan ang bag na kinalalagyan ng mga damit niya, ay natagpuan niya ang larawan ni Miguel. Batid niya ang mama niya ang naglagay niyon doon upang muling ipaalala sa kanya na magbago siya alang-alang sa binata. Niyakap niya ang larawan at muli siyang napaiyak. Kinabukasan ay maagang nagising si Vanessa. Excited siyang bumangon, naligo at isinuot ang isa sa mga damit na binili ni Miguel para sa kanya. Inayos niya ng husto ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina. Hindi niya nakita ni Anino nito o ni Franco. Nagulat na lamang si Nanay Melda nang makita siya. Sino ka? Nanay Melda naman! Napangiting sabi niya. Nag-iba lang ho ako ng ayos ay hindi niyo niya ako nakilala. Ma'am Vanessa? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ako nga ho! Natatawang sagot ng dalaga. Pasensya ka na iha! Nanibago lang ako sa ayos mo ngayon. Mas bagay pala sa iyo ang simpleng ayos. Nagmumukha kang may sakit pag itim lagi ang suot mo at ang kapal-kapal pa ng makeup. Nasaan nga ho pala si Franco? Tanong ni Vanessa. Gayong hinahanap ng puso niya ay si Miguel. May inasikaso sa rancho. May bibili yata ng kabayo. Si Sir Miguel naman ay hindi pa bumababa. Napuyat yata kagabi eh. Napalunok siya ng maalala ang pagtatalo nila kagabi ni Miguel. Mayroong kabang dumapo sa puso niya nang maalalang nangako itong iahatid na siya sa Maynila. Ipinagdasal niyang sana ay magbago ang isip ng binata. Naku, ang aga mo namang nagising iha. Pagkuway sabi nito. Hindi pa ako nakakapagluto ng almusal ninyo. Pwede ho bang turuan na lang ninyo ako at ako na lang po ang magluluto? Ha? Sige na ho Nanay Melda. Pakiusap niya. Gusto ko lang ho talagang matutunan ng mga gawaing bahay. Balak mo nang mag-asawa, no? Tanong nito habang inaabot sa kanya ang itlog. Hindi ho. Gusto ko lang hong malibang. Ano nga ho pala ang gagawin ko sa itlog na to? Eh, dilulutuin mo. Paalala nito. Oo nga ho pala. Paano nga ho?
Napapangiting sinimulan siya nitong turuan. Tinanghali nang nagising si Miguel dahil sa kakaisip ng kung ano-anong bagay. Nagpaantok lang siya sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Nang bumaba siya ay may nakahanda ng almusal sa lanay table. Kakain na lang siya nang makitang medyo sunog ang ham. Basag ang pula ng itlog na sunny side up ang pagkakaluto at puro bawang ang sinangag na kanin. Nanay Melda! Malakas na tawag niya. Humahangos na lumapit ang tinawag. Sir Miguel! Mukha ho yatang pumalpa kayo ngayon sa pagluluto ah. Pabirong sabi niya. Naku! Napatampal ito sa noo. Di yata't hindi rin marunong magprito si Ma'am Vanessa. Ano ka mo? Eh, kasi ho, si Ma'am Vanessa ho ang nagboluntaryong magluto niyan. Paliwanag ni Nanay Melda. Nagpaiwan ho siya sa kusina matapos kong sabihin sa kanya kung ano ang mga iluluto. Dahil ang sabi niya ay kaya na raw ho niya. Napatango na lamang si Miguel sa narinig. Gayunpaman, ay hindi siya nakaramdam ng pagkainis kay Vanessa. Parang ikinatuwa pa niya ang bagay na yon. Nasaan ho siya, Nanay Melda? Itinuro nito si Vanessa sa garden. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makita itong nag-i-spray ng mga orchids. Subalit hindi lang yon ang nagpagulat sa kanya. Kakaiba ang ayos ng dalaga. She was wearing a pink sundress na lampas tuhod ang haba. Tinernohan nito iyon ng isang simpleng pares ng sandals. Ang mahabang buhok na madalas ay nakikita niyang naninigas sa spray net ay malayang nakalugay sa likod ng batok nito. Itim na itim iyon at smooth na smooth tignan. Parang kay Sarap Haplosena. Nang humarap ito at tumingin sa direksyon niya, ay para siyang nakakita ng Diyosa. Diyosa ng kasimplihan, ngunit Diyosa ng kagandahan. Wala na ang makapal na make-up nito. Wala na ang fiery red lipstick. Wala siyang nakitang anumang burlolo sa katawan ng dalaga. She looked very simple, very innocent, and very beautiful. He couldn't take his eyes off her. Sir, magluluto na lang ho ulit ako. Untag ni Nanay Melda sa pananahimik niya. Ano ho ba ang gusto niyo? Hindi na niya narinig ang sinabi nito dahil sa kagandahang nakikita niya. Lalo pa nang umiti si Vanessa habang tinatangay ng sariwang hangin ang mahaba nitong buhok. She was so plain, yet so pretty. Napakaaliwalas nitong tignan, katulad ng nagagandahang bulaklak sa garden. Sa isang iglap, ay parang tinangay na rin ang hangin ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan ng mga nagdaang araw. Sir? Muling tanong ng katulong. Sir, saka lamang siya parang natauhan. Di bale na lang Nanay Melda. Pagkuway sabi ni Miguel. Okay na ho sa akin ang mga to. Sigurado ho kayo. Tumango siya at nagsimulang kumain. Maalat ang itlog, ngunit wala roon ang pansin niya, kundi sa magandang babae sa garden. Natutuwa siya sa ayos ng dalaga ngayon, at hindi niya maintindihan kung bakit tila bumilis ang tibok ng puso niya. May nararamdaman na ba si Miguel para kay Vanessa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.